Ramdam na rin ang New Year Exodus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange at inaasahang mas marami pang pasahero hanggang bukas. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Mahigit 2 oras nang naghihintay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ang mga pasaherong pauwi ng Bicol. Alas 12 ang oras ng kanilang biyahe, pero halos sa alas 2 na ng hapon, hindi pa dumarating ang sasakyan nilang bus. Ang tagal ng bus, nasa ano ba ang bus namin? Sabi daw na traffic daw sa may Lucena, and sabi alas 12. Mag-antay pa kami dito hanggang alas 2 hanggang alas 3. Ang pamilya Adivino, pauwi naman ng Libon Albay. Dito na sila nagpasko, kaya't pauwi na sana sila ng probinsya para naman sa bagong taon. Dahil mga bakasyonista, marami silang mga bit-bit sa kanilang pagbalik probinsya. Ngayon dito naman, nag-ano na yung anak ko rito, na, pa-uwi, nakabook agad kami. Kaya may ticket na kaming dati. Yung bus, yung oras ng aming departure. Batay sa anunsyo ng PITX, delayed ang dating ng mga bus dahil sa traffic sa bandang Quezon. Mula December 15, hindi na bumaba sa 100,000 ang pasahero sa PITX at inaasahang darami pa ito hanggang bukas. Nagdagdag na rin ang mga bus ang PITX, lalo na patungo ng Bicol, Cagayan de Oro at Davao dahil fully booked na ang halos lahat ng biyahe. Mahigpit pa rin ang seguridad sa terminal at halos isa-isang tinitignan ang dala ng lahat ng mga pasahero. May mga patrol cars rin na nakaistasyon bago pumasok sa terminal. Samantala, sakay ng kani-kanilang tradisyonal na jeepney, taas kamay na nagkaravan habang bumubusina hanggang Menjola ang transport group na Piston at Manibela. Kasama nila ang iba pang militanteng grupo para ipanawagan na ihinto muna ang deadline ng franchise consolidation na nakatakda sa December 31. Una na rito, pinayagan ng LTFRB makabiyahe pa rin hanggang January 31 ang mga non-consolidated public utility vehicles o yung mga hindi nakakasama sa kooperatiba. Pero mananatili ang deadline sa December 31. Luisa Erispe, para sa Bayan.